Hello everyone, this is Beth. Welcome back to my channel, Ate Beth TV. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng Spanish sardines in olive oil. Dahil nga po may nag-request sa akin na magluto ng Spanish sardines, kaya ngayon po ito ang aking lutuin. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang mga sangkap na kailangan natin. So sana po samahan niyo po ako sa pagluluto ko ngayong araw na to. At ngayon nga po ay ipapakita ko po sa inyo ang mga ingredients natin. Kailangan po natin ng carrots. Ayan. Saka laurel po, dahon ng laurel. Saka ito pong sili. Depende po sa inyo yun. Kung gusto po ninyo ay mas maanghang, edi dagdagan nyo po ng maraming sili. Gagamit din po tayo ng sweet pickles. Ayan. Nahiwa ko na po siya. Hindi po masyadong maliliit dahil po baka madurog. Kaya yung tama lang po siya. Ayan. Sweet pickles po. Gagamit din po tayo ng olives. Ayan. Olives yung pong wala ng seed. Seedless na. Gagamit din po tayo ng black pepper. Ayan, yung buo po siya. Buong paminta. 1 spoon po itong nilagay ko. Tsaka garlic po. Dinamihan ko ang garlic kasi pag maraming garlic, mas masarap po ang ating Spanish sardines. Gagamit din po tayo ng 1 1/2 cup na tubig. Ayan po. At 1 1/2 cup po na olive oil. Ayan. Olive oil po. Napaka-sustansya, napaka-healthy dahil ang gagamitin po natin ay olive oil. At syempre po, ang atin pong main ingredients, ang tamban po. Ayan, nalinis na po ito. Ayan po. Ayan. Malinis na po siya. Kaya, umpisahan na po natin ang pagluluto natin ng Spanish sardines in olive oil. At ngayon naman po, bago ko po isalang ang ating Spanish sardines ay ito po ay isda ay isa-isa ko po muna ang lalagyan ng asin. Ayan. Ang asin po is according to your taste po. Mayroon pong gusto mas maalat, mayroon namang katamtaman lamang. Ay ating lulutuin sa pressure cooker. Ngayon, ilagay na po natin ang carrots sa ilalim. Hanay na po natin. Ganon din po ang laurel.
ang paminta. Lagay na din po natin. Ayan, ilagay na natin. Ilagay na din po natin ang bawang. Napakadali po nito lutuin. Dahil pagsasama-samahin lang naman po ang sangkap. At pakukuluan lang natin. Ayan. Ilagay na din po natin ang sili. Ayan, napakaanghang po naman ito kaya dalawa lang ang ilagay ko. At ihanay na po natin ang isda. Ayan. Kailangan maganda ang pagkaka ayos. Okay na po, nailagay na po natin lahat ang mga ingredients. So, takpan na po natin ang pressure cooker. Ayan po. At lulutuin po natin ito ng 1 hour. Isang oras po. Ano po? Sa una, medyo malakas muna ang apoy. Pag alam natin kumukulo na, pahinay na po natin ang apoy. So, ayan po, maghintay po na tayo ng mga isang oras para maluto na ang ating Spanish sardines in olive oil. So, ayan po, naririnig ko po na kumukulo na po ang ating luluto. So, pahinain ko na po ang apoy. Ayan. Itong pressure cooker na to po, hindi kasi siya nag-whistle. At ito na nga po, tapos na po nating lutuin ang ating Spanish sardines. Kaya, tikman na po natin. Ito po. Super lambot. Pwedeng kainin lahat. Ayan. Kain po tayo. Ayan, tikman na po natin. Wow, super lambot talaga. Ayan po, super yummy. Luto niya. Yummy. Tikman na po natin. Ang lambot.
yummy. Delicious. Wow. Lagyan natin ng olive oil ang kanin. Napakasarap po talaga. Pati po yung ano, yung tini. Nakakain po. Dahil napakalambot po talaga. So yummy po talaga. Yummy. Sa nga po pala, nais ko pong batiin ang aking kasino si Heather Barnes Salayo na nagdiriwang ang kanyang kaarawan ngayong araw na to. Happy birthday, Heather! I miss you! Ganon din po, gusto ko pong batiin din si Renessa Villaverde Palerasio. Happy birthday! Sana ma-enjoy nyo ngayong araw na to ang inyong kaarawan. Days Jane Delgado Villaverde, happy birthday din sa iyo ngayong araw na to. Sana ay nag-enjoy ka rin sa iyong karawan ngayong araw na to. Enjoy! So, happy birthday sa inyong lahat! So, hanggang dito na lang po muna tayo. Thanks for watching! At sana po ay nag-enjoy kayo sa video ko ngayong araw na to. Kita-kits po ulit tayo sa susunod ko pang mga video. At ingat po kayong lagi. Bye!